Hello mga friends! Kamusta na kayong lahat dyan? Nagbabalik po muli, Migs Angelo. Guys, pupunta ako ngayon sa aking doktor kasi may kukunin ako na result ng aking blood. Kasi nung isang araw, nagpakuha ko ng dugo. Bali, general check-up. Sabi ko doon sa doktor, general check-up ng aking dugo. Kasi para... Wala naman ako nararamdaman sa sarili ko, pero buti na yung, di ba, nakakontrol natin lahat yung kung may diabetes, kung mataas yung sugar mo, kung may cholesterol, kung may high blood, di ba? Ako naman ay sa tingin ko parang physically fit, pero yung internal natin, di ba, hindi natin alam. Buti na yung tayo ay nag-check at habang maaga, di ba, kahit wala tayong nararamdaman sa sarili natin, pero... Alam mo yun, para sa nangyayari ngayon, masakit, diba? Buti na yung tayo ay ready at palaging healthy. Kasi ang puhunan natin dito sa ibang lugar ay ating sarili, ating kalusugan. Kasi, diba, marami, kung tayo magkakasakit, kawawa naman yung mga umaasal sa atin sa Pilipinas. Kaya dapat talagang ating alagaan ating sarili, pag-ingatan, kasi ito yung ating puhunan. At syempre, lalo ako, nag-iisa ako dito. Mahirap magkasakit. Bawal sa akin magkasakit. Kasi nga, yun, may sinusuportahan pa tayo sa Pilipinas, di ba? Sa mga gamot na, mga pangangailangan gamot na aking tatay. Kaya mahirap. Bawal sa akin magkasakit. Kaya, ngayon, pero kahapon lumabas na yung ano eh, yung result. So, anong nangyari? Bali, through email, tapos isend ko dun sa doktor, tapos ngayon kukunin yung pinaka result talaga kasi ipiprint nila yon. Eh wala naman akong printer dito, pero nakita ko na yung result. Okay naman, normal naman yung lahat, kasi kasama na rin yung urine, yung glycemia. Basta lahat totally ano na okay na lahat. Tapos tsaka isa pa yung guys, yung ngayon din lalabas yung transfer dun sa sasakyan ko. Last year ko pa yun na pinail, pero 'di ba niloko nga tayo ng babaeng yung nagtatrabaho dun sa agency sa pagpa-transfer ng pangalan para sa akin, para may palipat na sa akin. Eh, tumawag yung last day, 2 days ago, tumawag yung may-ari na pick-upin ko ng araw, dapat kahapon, pero sabi, tumawag ulit kahapon yung may-ari ng kotse, na Michael, sabi eh, biyernes ko na raw siya pick-upin doon, kuhanin doon sa agency. So, sabi daw niya, nagalit na rin yung may-ari, sabi niya, kapag hindi niyo pa prepare ngayong Biyernes, hindi pa kayo sigurado na may bibigay sa akin yung original copy ng transfer, no? Magsasama na raw siya doon ng pulis at saka yung Guardia de Pinanza dito. Kaya siguro siguro yan na lang tumbong nung may-ari na. Yung kapatid pala nung may-ari. Kasi magkapatid daw yun nung yung nagtatrabaho doon sa agency. So, yun, tingnan natin kung naka-ready na rin ba yung aking dokumento ng sasakyan, di ba? Malalaman natin mamaya, guys. So, yun, tara, samahan niyo ako. Eh, malapit lang yung doktor doon lang. Dito lang. Guys, wala pa. Hindi pa ready. Sabi nung sekretary, raw. Mga 3 days pa daw yun. Kasi pag wala namang baga yung aking result ng aking
analysis ng dugo is wala naman siyang wala naman problema ko. So yun guys, pumunta ngayon ako dun sa napuntahan ko na yun sa doktor ko. So sabi ng secretary, hindi pa raw naka-prepare, hindi pa siguro na-print nung doktor ko. So mga kung hindi naman daw mga emergency yon, kasi normal naman yung mga dugo daming dugo. Normal naman yung result ng dugo ko, kumbaga wala naman akong high blood, wala namang diabetes, cholesterol, okay naman siya. Thanks God. Mga 3 days, siguro Monday or Tuesday ko na lang siya ulit balikan. Para puntahan naman natin ngayon yung ano, puntahan ko naman yung sa aking sasakyan, sa transfer ng sa pangalan ko. Siya naman ngayon natin pupunta. Tingnan natin kung naka-prepare na ba yung, kasi tinawagan nga nung tumawag pala sa doon sa may-ari, kasi hindi tumatawag sa akin yung babaeng pakpita kasi nabivisit nga ako, ilang beses ko na pinuntahan kasi yun, may pabalik-balik na ako doon, hindi naman niya binibigay at hindi pa nga siguro nga, binulsa muna bago niya gawin kasi almost, kasi yun pagka-transfer dito sa pangalan mo sa sakyan papalipat, aabotin lang siya ng 2 months. Yung sa akin, almost 1 year na. So kung di pa ako, di, sinabi ko na rin sa may-ari ng sakyan na gano'n. Ayun, hindi pa nga naayos. So pinuntahan na rin nga nung may-ari. Galit na nga. Kaya sabi niya, kahapon sa akin, tumawag sa akin. Kaya pag hindi pa nila naibigay sa iyo sa Friday, talagang magdadala na ako dyan ng polis para siya ipapulis. Tsaka sa kaya yung may-ari, busit na sa babae niya. Imagine, umabot ng 1 taon. Nag-file ako noon December, nung ako yung kasama ko yung may-ari, nung papatransfer ko nga. Aba talagang makikita natin ngayon kung ano kung nakarelease na ba siya o hindi pa, kung hindi talagang bagong taon na siya ay mapapapulis ng may-ari kotse ngayon.
stop recording. Ito yung agency. Diyan ko kukuhanin yung ano. Kapasok. Ayun guys, Diyos ko po. Naman, inabot ko sa ano to, sa transfer na to. Hindi na ako maulit dyan. Talagang papagsisi kasi ano, sabagay, ito okay na. Sa loob ng isang taon kung paghihintay ito na nakuha ko na yung pinaka original copy ng sasakyan. So sa akin na talaga siya nakapangalan. So ito na yung Xerox, ibibigay ko doon sa may-ari. Obro mo, 262 euro. Binayaran ko 262 euro lang pala. Tapos ang singil sa akin 400. Grabe ang tubo sa akin, no? Total lang pala ng ano ng pagpapa-transfer is 262 euro. So ang binayaran ko sa kanya is 400. Ang laki ng tinubo. Tapos inabot pa ng ano? Inabot pa ng isang taon. Ay nako, tong babaeng talagang tong nasa agency na to eh talagang nakakagigil. Nakakagigil. Ang nakalagay dito, transfer to the owner. Ito nakalagay, proprietario is Michael Malabanan. Macho, Yamamen. So ito na yun guys. Ay naku po, inaman. So yun guys, salamat at natapos na rin itong problema ko sa sasakyan ko. Nalipat na sa pangalan ko. So wala na, okay na, okay na, wala na, wala na akong isipin. Ay, thanks God. Tapos din. Makabuisi, isang taon. Isang taon talaga. Hey guys, uwi na tayo sa bahay. Bali, ay nako, dami ring bayaran dito sa Italy, kaya grabe. Hindi ganun kadali ang may sasakyan. Hindi nga lang talaga kailangan guys, na kailangan ko rin sa trabaho kasi. Kasi sa pamalengke, pagdala sa ama ko, kapag napunta sa sementeryo, pinagdadrive ko. So kailangan ko lang talaga, kung hindi ko talaga kailangan to, hindi ko talaga kukuhanin kasi magastos talaga dito ang may sasakyan eh. Kaya yun lang. Kaya Diyos ko, kung hindi rin yun lang kailangan ang may sasakyan, huwag na kayong kumuha. Kung kailangan talaga, ako talaga kailangan ko na kasi ano, kailangan sa trabaho, kaya talagang obligado ako kumuha. So yun guys, ano pa na ako? So, ingat-ingat na lang tayo. So, basta lesson na ito sa akin. So, dapat, so, nagkataon lang talaga na itong babaeng nasa agency na to, talagang binulsa yung pera bago niya pinrosos yung papel ko. So anyway, tapos na. So guys, yun lang, bali marami rin akong natutunan, kumbaga dapat talaga huwag magbabayad ng pass. Kasi nga yun, tendency binubulsa. Tapos wala akong ebidensya na ipapakita, di ba? Kung credit card yung binayad ko, yung aking card, may pruweba ako na pinagbayaran. So dito sa babaeng to, wala akong resibo, wala.
wala akong nakuha. So yun guys, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Mix Angelo at paki-click na rin po yung notification bell para lang i-update sa aking mga na-upload na videos. So yun guys, thank you, bye-bye.